So, yun. Maganda umaga mga lods. At dahil wala naman nang magpa-shoutout, no? Wala rin naman nagtatanong. So, yan. Check na lang muna natin yung day-to-day as Google. So, ang date ngayon ay July 1, 2023. So, July 1 na, no? Almost 6 months na lang bago matapos yung taon. So, yan. Dadako na tayo sa ating analysis paralysis. So, yan. Ito na presyo ng ating SLP ngayon. 0.001713. Magkano nga ba yan sa peso? So, nasa around 0.09 centavos ang presyo ng ating SLP. So, hindi maganda ang ating SLP. So, kasalukuyang nagkaroon ng retest dito and rejection. So, let's see natin sa 4 hours kung ano nangyari. So, ngayon kasalukuyang nire-retest, pero ito guys, oh, nagkaroon ng rejection. Tapos, yun nga, nagkaroon ng bottom tail dito, may mga sumalo. Pero, still, delicates pa rin tayo dyan sa ating SLP kasi nga, perform siya ng downtrend, no? So, if ever guys, na tumaas pa yan, dapat makapasok siya dito sa ating sa may box na yun guys, sa ating key area, no? Para masabi natin possible pang tumaas, and then dapat ma-break niya tong area na to. So hindi po pwedeng nag-close lang siya above or dito sa box para masabi natin magtuloy-tuloy, pero kailangan natin isang move up, no? So ito medyo isang malaking selling pressure, no? Pero just in case guys na tumaas, possible umuntog dyan, if ever naman magparabolic, ito na lang pinakamalapit, no? Sa 0.001898 ang ating SLP. So, if ever nababagsak na naman yan guys, so, ito pa rin yung support area sa may area na to. Dyan possible bumagsak ang ating SLP. So, hindi maganda, no? So, still downtrend pa rin. So, dito nag-sideways pero hindi nang tuloy. Nagkaroon ng breakdown ng ating SLP. So, binasag niya pa itong natin na to. Support area, nagkaroon ng all-time low. So, hindi maganda. So, dahil may correlation yan sa BTC, check natin yung BTC. So, sa may BTC naman guys, no, ako po, pantay na pantay yung buyer sa sellers, no, napakaganda ang nangyari dyan sa ating BTC. So, nagpantay dyan yung buyer sa sellers sa area na yan. So, yun. So, indecision pa rin yung BTC natin kasi nga hindi naman siya nagko-close below at hindi rin siya nagko-close above sa may key area na yan, no? Pero let's see sa may 4 hours kung paano nangyari dyan sa bakbakan na yan. So, ibig sabihin guys, nangyari sa ng consolidation, tinry itaas pero still may volume, no? Lumamang yung ating mga sellers dito. Kung papansin ninyo, hirap na hirap ulit silang itulak ng mga buyers. So, still bearish pa rin pero dapat talaga guys, pero okay pa rin kasi nag-close siya above sa ating key area, pero dapat talaga ma-breakout niya na to. Kung papansin ninyo, nag-retest lang dito na nagkaroon ng rejection, pero if ever naman guys na magtuloy yan, kasi possible na 35 or 36k yung untungan nitong ating BTC dyan sa key area na yan. If ever na mababa naman yan guys, dito lang sa ating area na to sa 26k something ang ating BTC. So, balik na tayo sa ating SLP. So, yun lang guys, no, kung may mga tanong kayo, mag-comment lang sa baba. At sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang lang sa baba. At kung ikaw naman naliligaw ka lang dito sa akin channel, gusto mong ganitong content, everyday analysis paralysis is, mag-subscribe ka naman sa akin channel and hit notification bell para lagi kang updated sa akin mga videos. Kaya naman guys, salamat sa panonood.